Magandang araw mga tol, malaking event sa December 23. Planong pagsabayin ng laban ni Anthony Joshua, Deontay Wilder at Dimitri Bivol. Ito nga po ang listahan mga tol. Anthony Joshua versus Otto Wallin main event. Co-main event naman si Deontay Wilder versus Joseph Parker. Pangatlo si Dimitri Bivol versus Richard Rivera. Malaking event nga ito dahil tatlong main event ang lalaban. Magaling din ang katapat ni Dimitri Bivol, itong si Richard Rivera. May kartadang 25 wins, 19 KOs, may isang talo. Natalo noon kay Bado Jack via split decision. Kaya magandang challenge ito para kay Dimitri Bivol. Si Wilder naman, malupit din ang kalaban itong si Joseph Parker, dating world champion. May kartadang 33 wins, 23 KOs, may tatlong talo. Pero natalo na ito kay Anthony Joshua. Mapapalaban si Wilder dito dahil may skill din si Joseph Parker. Kailangan i-knockout agad para hindi na mouthbox si Wilder. Si Anthony Joshua naman, matindi rin ang kalaban niya itong si Otto Wallin. May kartadang 26 wins, 14 KOs, may isang talo. Natalo noon kay Tyson Fury. Kaya suabi ang palabas sa December 23 sa Saudi Arabia. Pero sa ngayon mga tol, hindi pa daw official yan dahil inaayos pa lang. Konting panahon na lang ang kailangan, malapit na ang December 23. Kaya abangan po natin yan. Sa iba pang balita, former 6 Division champion na si Oscar De La Hoya binanatan ng IBF. Isang hangal umano ang desisyon na tanggalan ng titulo si Crawford. Halatang may korupsyon at politika umano sa IBF, hindi daw katulad sa Ring Magazine na patas ang ratings. No corruption and politics. Hindi nagustuhan ni De La Hoya ang ginawa ng IBF. Hinubaran agad ng titulo si Crawford at binigay kay Jaron Ennis. Well, ganyan talaga ang boxing mga tol. Hindi daw kasi interesado si Crawford na labanan si Ennis dahil mas priority umakyat ng division matapos ang rematch kay Errol Spence. Mas malaking bayad ang inahabol ngayon ni Crawford bago tuluyang magretiro. Maganda na rin yan mga tol para magkaroon ng big break itong si Jaron Ennis. Dating prospects lang yan pero ngayon isang ganap na champion na. Kaya abangan po natin kung mapatunayan ni Ennis ang pagiging champion. Sa iba pang balita, Jake Paul magbabalik na naman sa December 15 laban sa isang professional boxer. Kalaban niya mga idol itong si Andre August. May kartadang 10 wins, 5 KOs, may isang talo. Edad 35 na ito. 8 rounds ang laban nila sa cruiserweight division. Samantala, minado si Sean Porter na magandang ginagawa ngayon ni Jake Paul. Kaya daw niya maghakot ng fans at magbigay ng entertainment. Kaya pabor na rin si Sean Porter sa ginagawa ni Jake Paul. Ito raw ang new era ngayon para makahakot ng fans.